It's December 2 and sadly, andito kami sa ospital. Ayan o. Kita niyo, guy. Hannah has dengue fever. And nag-grabe mong good ka down kasi yung platelet count niya kahapon. Nag-fever siya parang since Saturday, nag-fever na siya. And then, Wednesday, pina-check namin siya sa doctor. And nung na-check yung CBC niya, suspected talaga na dengue. And then, kasi nga ayaw namin na ma-admit siya. Pa-CBC na lang daw siya everyday. The next day, kahapon, masyadong mababa na yung platelet niya. Kaya ni-rush namin siya dito sa hospital. And true enough, kailangan talaga siya ng i-close monitor. Pero praise the Lord, guys. She's recovering now. Baka bukas or the next day makalabas na kami dito. Part of our December vlog, guys. Guys, it's past 5 o'clock in the afternoon already, no? So I've been here in the hospital with my daughter for the whole day, and so far yung platelet count niya is nag-up na siya by 1.67, 68 na siya kanina. And also nakapag-visit na rin yung doctor dito kanina, and I don't know. Observe pa daw niya. Chinek niya lahat yung mga signs kung meron, or if ever meron, na possible signs na merong complication. But thank God, I believe na wala naman. Hopefully, sana hindi kami magtatagal dito sa hospital. So, ayan si Hannah. Always falling asleep. Side effect yan, guys, sa binigay na gamot sa kanya for the rashes, yung antihistamine. Ganyan talaga mangyayari kapag naka-antihistamine ka. Mag-ano talaga yan. Aantukin ka talaga. Antok na antok yan. Nasa bench. Kasi andito na side yung may signal ng cellphone, yung data. Diyan yung may signal dito. Kasi sa bed niya, walang signal. Ayan. Nakatulog. Someone is calling lagi oi. Your manager just
guys. So, magkuha ako og Jollibee. Padala sa iyang friend ni Hannah. Okay, there's your delivery. The next day. Hello guys, so it's our fourth day here in Polymedic General Hospital. And so ayan, right now Hannah is in the ultrasound. Andun siya sa ultrasound for her liver. The very reason kung bakit hindi pa rin kami nadi-discharge ng doc. Kasi masyado siyang, ewan ko, I don't know how to call that doctor na pwede naman si... No matter how much we tried to ask him yesterday na baka pwede nang OPD na lang yung case ni Hannah. Kasi nga, yung liver enzymes niya, yung level ng liver enzymes niya is above the normal. Yung normal is 36, yung sa kanya is 76. Wala naman siyang nafe-feel of anything. Probably nga, baka due to the medications, no, sa mga medicines na tinake niya, sa mga intake niya ng mga medicine, I don't know. Pero yun, ayun, yung ultrasound, yun. So right now guys, ito yung papakita ko sa inyo yung room na inistihan namin dito. No? During admission kasi si Hannah, she was advised to take this room kasi ito yung pinakamalapit nun. Andyan lang sa kabila yung nurse station. So, dapat daw na pinakamalapit siya sa nurse station kasi nga mababa yung platelet count niya. During that day nga, kaya nga namin siya, nirush na lang namin. Kasi nung nag-check kami sa, nagpa-check siya ng kanyang CBC, yung platelet count niya is only 67 from 120 the day before. The normal level is 150. So, ang sabi kasi, wag paabutin ng 50. Kaya namin siya ni-rush. Yan. So, ito yung room. Ito yung room, guys. Ayan, malaki yung room, guys. Yan yung door. Ito naman yung toilet. Ayan, hindi na natin papakita yung toilet, guys. Sige, pakita na lang natin. Ayan yung toilet. Tapos, malaki yung area. May TV, cable. Dyan yung area ng watcher. May lagayan ng mga gamit. Tapos dito yung bed ng pasyente. At yung bedside table naman niya. Para sa dextrose. Meron din silang intercom. Ayan, pag may ano ka gusto kong sabihin sa nurse, i-intercom mo lang. You don't have to go there. Para less interaction. And also guys, no, kasi hindi namin gusto yung style ng doctor niya. Hindi siya nag-ano, parang ginagawa, parang instead na bigyan tayo ng kagaanan ng loob kasi nga nagpa-hospital tayo, di ba? Pero siya, parang tinitreat niya na something, ano yung pasyente, kaya parang, Hindi niya kami binibigyan ng hope na makalabas na kami today. So, ang gagawin namin, ang plano namin ngayon, mag-impake na ako, guys.
para pagdating niya mamaya, sasabihan ko na lang siya na kailangan mag-discharge na na talaga kami, Doc. Yun. Thank you. Ang taon na lang. Dere na lang kakaon. Hi guys! So we are going out. Finally, discharged na si Hannah after 4 days. So wala namang problema yung dengue niya guys. Kaya lang, kailangan lang talagang manigurado yung doctor. Pina-ultrasound yung liver niya. And na-find out na maraming fats ang liver ni Ate Hannah. Kaya kailangan na talaga niyang magpa-reduce. Sabi ni Doc, pa-reduce na siya. Ayan, it's a non-alcoholic related fatty liver. Mild lang siya. So siguro sa mga sa dami ng kinakain, ayan. So right now we are waiting for Rich. Tapos na kaming magbayad. And by the way, guys, mahal yung binayaran ko sa doctor dito. Umabot ng 12,000 for 4 days only. So 3,000 pala per day ni Doc. Grabe, ang mahal na ng doctor ngayon. Tapos, yung babayaran ng PhilHealth, only 2,500 for the 4 days. So, 500 lang, ganun? Or 600 lang yung babayaran ng PhilHealth para sa doctor? Diyos ko. Yan yung situation dito sa Cagayan de Oro, guys. Ay, Cagayan de Oro. Yan yung situation sa Pilipinas. Mahirap magkasakit. Kasi ang mahal ng charges nila. Tapos, hindi talaga siya na compensate ng Philippine Health Insurance ng gobyerno. Wala, kailangan kung ayaw mong ano, pwede ka namang maghingi ng ano, ng pwede ka maghingi ng aid from the government, pero kailangan i-prove mo na wala ka talagang pambayad. Eh, mahirap naman guys kung magsisinungaling ako, meron naman akong pambayad, praise the Lord, meron naman. So hindi naman tama 'yon na magsisinungaling ka para lang makalibre, 'di ba? Pasalamat pa rin tayo kay Lord na meron tayong pambayad. Naog na mi guys kay Nana si Rich on the way na nasa Veles na siya, malapit na siya dito, few blocks from here. Let's go na. Uyuhan at ito na tayo. Ako na lang mag-bring ng water. Let's go. Ayan. Impake na kami guys. Nag-impake na ako kanina pa. Ready na kami. Wala nang may iwan dito. You're checking out. We're checking out of a hospital room naman this time. Yusa sana sinina ni Yuhan. Ito yung sanahan. So ayan guys. We're checking out of the hospital room. May vlog ako. Checking out of the hotel. This time naman checking out of the hospital. Ganun pa rin. Kailangan magbayad muna bago ka maka-check out. Kung gano'n yun.